Good morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan ko. Ito, usapin patukoy sa isang basketball player, mga kababayan ko. Ang pangalan po nito is si Jan Amores. Na-involve na ito, mga kababayan ko, yung collegiate day niya. Hindi ko alam kung UE to or ano, anong school siya. Ang kalaban nila noon, mga titos, mga titas, Lasal, St. Binil, mga kababayan ko. Aba, medyo nagkainitan. Ano yung ginawa niya? Siguro, yung mga ibang mga mahilig sa sports, sa basketball, ang ginawa nitong taong to, inararoy mga player, mga kababayan ko, matapang eh. O yun, nagsisipu siya kasi nagawa daw niya kasi napikumpu daw siya. Binan na po nga yan sa, ano eh, sa collegiate basketball eh. Pinagbigyan lang siya. And then, pumasok siya ng PBA. Ito lang, I think 2 years ago, sa Northport, Sema. Northport, mga kababayan ko. Professional basketball na. So, yeah, medyo okay-okay na siya, mga kababayan ko. Eh, ang problema, alam niyo dapat sa mga professional basketball, dapat ang PBA, na bagay, hindi nila makukontrol yung pag-iisip ng player. Kung out of the court mga players dyan, dapat ipagbawal ang maglaro sila ano namang event. Dapat sa PBA lang sila. Pag naglaro sila sa mga amateur mga contest na yan, amateur basketball, eh kailangan tanggalin na yan. Eh nangyari dito, mga kababayan ko, sa may Lumban, Laguna ba yan, nagkaroon ng parang exhibition basketball or whatever. Aba, nagkapikunan na naman sa basketball. Aba, itong si Jan Amores na to, ay may dalang pusil. Ay, meron siyang kargada siya, mga kababayan ko. Medyo nagkapikunan na, ayan ha. Dinamay pa yung isang kapatid niyang 20 anyos na may motor. Ang ginawa nila, hinabol nila yung mga kalaban nila. Nagkasuntukan eh. Hinabol nila yung mga kalaban nila sa basketball kasi napikunan na itong Amores na to. Professional basketball player yan, ha? Ang ginawa, pinusil yung ano niya, yung kalaban niya sa basketball. Mabuti hindi namatay. O ang mangyayari sa kanya, mga kababayan ko, prostrated murder, mga kababayan ko. 6 to 12 years siya. Makukulong kung mapapatunayan niya. O kung pwede iuurong ang demanda ng mga biktima, yung nanay magulang ng biktima, pwede iuurong pero hindi raw. Ko, may mga nagsasabi daw ng mga coaches ng PBA, bigyan natin siya ng second chance. Actually, pinagbigyan na po siya, mga kababayan ko. Pati ako, pinagtanggol ko yan si Amores na yan eh. Eh, kailan pa, mga kababayan, kung magbabago po siya? Kung makakadali siya? Kung mababawian ang buhay yung dinali niya? O, anong, nagkaroon na ito ng psychological, nagpa-consult siya, nagpa-consulta sa mga psychologists or maybe, sorry for the word, psychiatrist. Eh, hindi pa rin nagbabago, mga kababayan ko. Ganun pa rin ang yung attitude. Parang yung temper niya, mga kababayan ko, wala. Talagang mainitin ang ulo. Wala siyang yung anger management, mga kababayan ko. O kaya lang pa magbabago yun pag may mga nawala ng buhay na. Pero nasa team niya ng Northport kung tatanggalin yan si Amores or what. Eh kasi ilang beses ang nangyari. Hindi isa, dalawa nangyari ito, mga babae ko. May mga iba pang mga basketball game na nagkapikunan. Nanuntok pa ito, mga kababayan ko. Ang matindi, yung inararo niyang player ng mga St. Binil o Glasal ba yun? Yun. Talagang ang dami nasaktan doon. Dinimanda nga siya. Ewan ko kung inurong ng mga players yung mga babayan ko. Eh sa mga ganyan, kung mabuti na lang ay what more pa kung nagda-drive to, kung mainitin ang ulo ni Amores. Anong gagawin natin dyan? O sabi nga ng PBA, wala silang, ang alam ko mukhang matatanggal na eh. Pero, may mga coaches nga bigat na second chance. How many chances na yan nangyari kay Amores eh? O tinan mo,
ano eh, parang yung temper niya hindi niya makontrol, mga babae ko. Sorry po ah, ako'y pinagtanggol ko siya yung mga, I think 2 years ago eh, yung nangyari doon sa, excuse me, sa may St. Benil, yung inararo niya mga players. Binigyan niya ng, binigyan siya ng second chance. O yun, nakapasok siya, nakapasok siya sa basketball, sa PBA, as professional basketball. Ito naman, nangyari, talaga, lisensyado ba yung baril niya yan, or what? Oh, 6 to 12 years siya makukulong kung talaga itutuloy ang demanda ng, excuse me, ng mga magulang biktima niya. Tinan mo, dahil sa basketball na nagkapikunan na, eh what more pa kung na dedo o na chugi yung binaril niya, di ba? Kaya, hindi sa ano ha, hindi sa pag-ano, pero hindi ko lang kung may pag-asa pa tong player na to. Bata pa to, mga 20 plus lang to ata eh. Mga 24, 25. Tinan mo, malaki ang future mo kung ano ka, kung matinukan tao, Mr. Amore, sayang. O magaling ka pa naman sa basketball. Kaya lang yung temper mo, hindi mo nakokontrol. Diyan ka mamumulubi, diyan ka magdudusa. O, assuming na umurong yung magulang ng mga biktima, ikaw ba'y makakapasok pa sa professional basketball? O, usapin niya ng mga ano, mga dating players niyan. Eh, mas matindi pa pala ito kay Calvin Abueva eh. Eh, si Calvin Abueva, ano lang talaga eh. Talagang matindi maglaro yan eh. Eh, ito talagang, tiyo mo, baril mga kababayan ko. Dahil sa basketball, napikon siya. O, kaya yung mga, kung sino may mga anak dyan na mga gusto maging professional basketball eh, ano, yung temper nyo, i-control nyo. Natural sa basketball, nagkakatirahan, nagkakasikuhan. Eh ako, nasahod na ako dati sa basketball eh. Napikon ako noon, pero inawat naman din ako ng ano. Inawat ako ng mga kasamahan ko, mga kababayan ko. Hindi ako nakipagsuntukan. Pero sa mga ganitong ano, yung may dalakan sa data, ay ibang usapan na yung mga kababayan ko. Nasa ano na yan, na management na yan ng PBA. Pero alam ko, tinanggal ano na siya eh. Ang sabi ni yung CPBA commissioner, si Willie Marshall, wala na daw silang magagawa. O yun. Kasi bad example eh sa mga kabataan eh, ina-idolize ka tapos violenti ka pala na player, di ba? Ilang beses ka na binigyan ng pagkakataon na magbago eh, hindi ka pa rin nagbago. O kaya, good luck na lang sa'yo, Mr. Amores. Sayang ang future mo. Ko, napakaliit na bagay. At saka dapat hindi na nga naglalaro ang mga professional basketball sa mga invitational na yan eh. Eh sa NBA nga eh. Diba? Sa NBA ka na maglalaro, depende na lang kung exhibition lang, mga dribble-dribble lang. Pwede, pero yung totoong laro na 48 minutes ka maglalaro, na hindi naman PBA, eh, ano yan, tagilid ka mga babayan ko. At saka may ibang players yan ha. Example na yan. Yung kay Amores na yun eh, huwag kayong masyadong mapipikon eh. Basketball nga yan, syempre. May pisikalan dyan, pero iba klase na pikon. May dalang sandata itong taong to. Kaya ano, sana magbago ka na, pero eh, huwag naman sana. Makukulong ka ng 6 to 12 years. Sige ka. Shoutout ko sila, ano ha. May nakalimutan ako. Sila Ati Ruby. Sila si Jean, si Cha, Charlene, si Oxy, si Doc Jude, si Cherry Papoy, ayan sila Nana Eva TV, sila Jane Barona Vlog, sila Coach MB, si Jane Barona Vlog, si Tugang Michi, sino pa ba, sila Jovan, ayan sila Kim, mga kababayan ko, sila Ichel, sila yung bagong kakilala ko si Make the Day Unique. Ang ganda ng channel niya, no? Sino pa ba yan? Si Evelyn, okay na, no? Evelyn Official. Oxy, okay na, no? Sila... Kumatanda na talaga ako. Iris Neri, si Mayra T. Sanchez, si Nina Laresma, si Bib, si Sis Mayang Vlogs, si Chubs de la Cruz, si Arlene. Sino pa ba dyan? Ayan sila Beth Smiley.
Ngayon lang mga babayan ko, uulihanin na naman ako, dapat talaga nililista ko mga babayan ko. Ang buod ko rito mga babayan ko, sana man lang itong player na to, nako, ilang beses na nangyari yan, thrice na nangyari yan, pinagbigyan ka na nga, aba, umandan na naman yung ano mo, yung pag-uugali mo na yung temper mo, di mo makontrol. Dapat talaga siguro eh, magpahinga ka muna. Yeah, so baka makulong kayo. Huwag sana naman, kawawa ka naman. Ilang mga babayan ko, don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Cool lang tayo sa mga naglalaro ng basketball dyan. Ganyan talaga yan eh, may physicalan yan eh. Salamat po, ingat. Bye. Kayat. Hello.